Siyang ang Panginoon, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, ginagunda natin sa isang Hilario, obispo at pagkas ng simbahan sa friends na pinili ng bahay ng Diyos upang mamuno bilang obispo. At ipinahayaw niya ang ilang mga pamantayan at mangingit na manging gabay sa paglago ng simbahan noong mga unang siglo ng ating pananampalataya, lalo-lalo na sa usapin ng banal na Santa Cruz na pagkatao at pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. At upang maging karapat-dapat tayong kumanap, magsisiya natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubat ang magkasala sa isip, sa salita, sa gawa, na sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga merong pabanal, at sa inyo mga kapatid na aking pagkakulang sa Panginoong Ating Diyos. Kawalan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawa ang kapatid. Panginoon, kawa ang kapatid. Kristo, kawa ang kapatid. Kristo, kawa ang kapatid. Panginoon, kawa. Panginoon, kawa ang Panginoon. Ama namin, makapagayang patag na tinanindigan ng obispo, si San Hilario na namanak ay naging tao at Diyos totoo. Ipagalaw mo ito'y aming maunawaan sa iyong pagsubaybay at ito'y aming mga panaligan, kalakip ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalan Sis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Siror, at ako naman ni Abia. Mayroon siyang anak na ang pangalan Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamag-isip at pinakamatanggal sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis. Kaya, inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalukhog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa. Ngunit wala silang nakita isaman. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang nakita. Nang dumating si Saul, sinabi ng iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at ilang italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filistiyo. Naawa na ako at nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit Saul kay Samuel at nagtanong, saan po kaya makikita ang maghuhula? Sumagot si Samuel, ako ang maghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa Orol at magsasalo ka
Kinuha ni Samuel ang sisidlaing langis at pinuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binuhusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamahalaan mo ang kanyang bayan at iniligtas laban sa lahat niyang kaawa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puhon ang bigay mong lakas sa hari ng pamagala. Puhon. Sino yung mga pangasalanan? Ay di
isa sa mga itinuturing na publikano. Pag sinabing publikano, publicly known sinners. Mga kinikilala ng bayan na mga kasalanan. Sa panahon ni Jesus, particular na rito, ay alin, yung mga tax collectors kung sa atin ay mga BIR members. So, ito yung sitwasyon na kinabibilangan ng Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. At bahagi na pinaalala ni Jesus na ang kanyang misyon ay para sa mga makasalanan. Well, siguro po, isa sa mga dahilan ngayon kung bakit ay hindi hinahanap si Jesus. Because people presume that they are already holy. Bakit hindi ganun yung paghanap kay Jesus? Kasi itinuturing nila na hindi nila kailangan si Jesus. Bakit? Sa pagkaunawa nila, hindi sila o wala silang kasalanan. Kaya, ano nakita? Binabaliwala sa Jesus. At ito po ngayon ang isang problema na hinaharap ng lingkod ng ginagalawa natin. Yung nawawala yung sense of sin kahit na mayroong kasalanan. I think hindi naman ito kasalanan. Katulad na libawa naman eh. Yung hindi pagsimba pag-ano ng libo. Yung hindi pagmamakasal sa simbahan. May kita ko kumisa, no? Bahagi o kumisa, may maling kasal na kami sa Luis. Hindi nila nakita yung may kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi kasal sila sa Luis. Pero kasal sa, hindi sila kasal sa simbahan. So, maraming pagkawin. So, dalawa ito ang pinagdadalina. Una, maaaring gawa ng kadigasan ng ulo. Niloloko natin yung ating sarili at sinasabi natin hindi naman ito kasalanan. Pangalawa ay ignorance. Hindi natin alam ang tungkol sa ating pananampalataya. Kaya bahagi mo, kahapon may nag-text sa akin, Mother, si ito yung isa sa mga tagapaiti. Sabi niya ay, Father, tatanong ko lang kasi may mo order sa akin ang image ni St. Joseph. Okay lang ba yun na ililibing? Bakit sa pati nililibing? Magpapagawa ng hindi si St. Joseph kung mas ililibing. Para daw lumaki yung kita ng kanyang lupa at bahay na ipinagbibili. Sabi ko, ngayon ko lang na ilibibig mo yung santo. Gawala pa na gusto mo kumita ng malaki. Sabi ko sa kanya, yung mga santo at santa natin. Kaya pinagagawa niya para ipakita. Hindi para itago. So, pwede po yung bahagi ng papilos, yung mga
Santo at Santa, kaya ka nais natin na magipakita rin yan kasi ginawa yan para ito maalala na ito, yung tao nito, ito yung kanyang ginawa. Isa pa din, ito yung kanyang nais na mangyari. Ito yung mga ginawa niya kung siya nabubuhay. Para ano? Para tularan. So, isa mo yun sa alimbawa. At dito sa alimbawa, ito hindi lamang itinuturing na kasalanan. Ito ay isang magandang gawain ng isang pananampalatayang Katoliko. Kasi naglagay pa ng website at doon niya inilagay ang ganito. At may dasal pa. May dasal pa para kay San Jose sa paglilibig sa kanya doon sa lupa para lumaki na yung benta kapag pinagbili yung lupa. Sabi ko, ano yung ginagawa natin anting-anting? Pero sabi ko nga, dalawa. Ignorance. Yeah.
Pray, manalangin kayo mga kapatid at mga kapatid natin ang karunungan ng Diyos sa mga kapatid. Tapos kita mga Panginoon, ito mga kain sa iyo mga kamay, sa kapulian niya at karanadaan sa aking kapakinagatan at sa tuos ng bayan ng bayan. Ama namin, hindi ka ang pagkakay namin ngayon sa isang hilaga. Ay ginugunita, ay kalugan mo nawa bilang dugon sa kanyang itinurong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinanasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kanyo ang Panginoon. At sa kanyo rin. Taas sa Diyos sa ngayon kung sumatiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ang marami. Marami pa kung siya ay kasalamatan. Ang maraming pangapangyarihan, tuting ang marapa na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay lumikal sa kanan, ikaw ang nagtaktang magkaroon ng gabi at araw ay hindi ng tatinig at tagulan. Ikaw ang mungkong sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatigulan ang mga siwa sa dikting. Ikaw ay ang pinaglilingkuran sa pagkanap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak ng mahal. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawang ang papuri sa iyo ng walang upay sa kalamatan. Kami nagtutuloy sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo
ito'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, minamuan namin ngayon ang paglalala sa pagkakatay ko ng pagkabuhay ng mga aking nilalala sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang halos na nakakamawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapag at ang mga masarap ng parang kamulungkot sa iyo. Iisinasama namin kami masasalo-salo sa kawal ng buhay ni Kristo. Ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamitan ng Espiritu sa atin. Ama, dinamin mo ang simbahan ng alam sa pagkakaisa ng Espiritu kami sa pag-ibig. E isa ang Francis ng Dinaventura. At ang dalang kapalaran na lahat ng rin ang mga kapatid namin na hindi na may pag-asa sa iyo ng mga buhay kaya hindi na lahat ng mga buhay. Kawawa sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawawa kami na pakatay na lahat ng kasalim sa iyong buhay ng mga wakas. E isa ang mga ng mga apostol, ni San Hilario, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na buhay Diyos na ibigay namin panagpupunod sa iyo. May pag-iwang nawa namin na pagpupunod sa karagapan niyo sa pamagitan ng mga aming Panginoon. Jesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo kasama na si Diyos ang mga magkakalian kasama ang Espiritu Santo, magpasawa ng kita. At sa iyo rin. Ibigayan kayo ang kapayapaan sa isa't isa.
Manalangin tayo. Ang marami ng pagmamahalin ng sarusama sa buong buhay ng pagkain si Kristo ay patuloy mo sa buong si Kristo upang sa pagulita namin kayo sa hilago. Kami matuto ng masa na natutuhanan mo at sa pag-ibig ay magkampanan namin ito sa pamagitan din ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo ang magpasawalan ng ka. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo. Pagpalaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at
Divino Maximio Panea, Santo Cristo. Amen. Ave Maria.